After a two-year wait, men's volleyball is making a comeback on the UAAP stage. Let's find out what to expect from the maroon side of Katipunan. We have with us UP men's volleyball team members Luis Gamban, Dan Nicolas, Ruskin Ijiran, and Red Velasquez. Mga idol, welcome to the game. Thank you, Maya. First of all, UP fight, syempre, pao. UP versus Lasalto, by the way. This is the most outnumbered I've ever been. Pero sige, you can ask the first one. Alright, let's ask Luis first, of course. Luis, one of the team captains of this team. And if you don't know Luis, search na lang sa YouTube yung mga highlights ni Luis. Love the energy every time he plays. How was your preparation? 2 years na walang men's volleyball sa UAAP, although some of you guys played for beach volleyball. But how did you prepare para sa season na darating na to? Actually, ako, nung natigil yung game namin 2020, never kami nag-stop ng workout, ng body workout. Until netong year na to, nagkaroon ng season 84 na beach volley. So, nagkaroon kami ng pondo para dito sa season na to. Right. So, yung beach volley na preparation, itong laban ng UAAP na beach volley, makukuha ko yung experience ko, mababaon ko dito sa indoor na volleyball. I like the fact na nag-stop yung competitions 2020, never stop working out. Habang yung iba, during the pandemic, tumaba. Eto, these guys stayed fit. But then, Dan, yung team nyo ngayon, nagkwentuhan tayo kanina, half the team are rookies. At yung kalahati sa team, seniors. Pero mga 2 games ang ating yung experience nyo sa UAAP. Kamusta naman yung dynamic na yun? Gano'n ka-excited para i-resume yung UAAP career mo? Ayun po, sobrang excited po at masaya po dahil after 2 years po, bumalik po. Kasi di nagkausap-usap po kami kasi dati ng mga kabatch ko kung aabot pa ba kami o graduate kami hindi makapaglaro. So, ayun, yung pace ngayon ng team na to ay okay naman po yung tinatrabaho namin ngayong season para mag-prepare talaga ngayong season 85. And Russ, ikaw, you've been with the team since season 80, sinabi mo sa amin. And how did you see that change, yung program ng UP, especially volleyball, from season 80, tapos nagka-break because of the pandemic, then now, opening na for men's volleyball? When it comes to maturity po, marami po ang sistema na kadaanan. Iba't iba po siya. Pero sa sistema po namin ngayon, I know po na mentally and physically magiging ready po kami sa mga pagsubok na harapin po namin. Lalo na po sa upcoming game po namin this coming Sunday. Red, kanina kumento ni Russ na yung coach niya, si Coach Ral, dating conditioning coach ng UP nung season 80. At syempre ngayon, here being the head coach, I remember, obviously shortened season last time around. Pero ngayon, how was yung preparation ninyo? Ano yung mga focus nyo? And of course, how fit is the team right now? Considering conditioning coach dating coach ngayon. yung po kagandahan na advantage po yung pagiging conditioning coach. Si Coach Ral nung season 80. Lalo na po ngayon, mas nag-focus po kami sa kung ano po igagalaw ng bawat isa mentally tsaka physically. Then, tatrabahuin po namin yung skills ng isa't isa bago po i-combine as a team. Yeah. And Luis, na-mention nga na yung last game nyo was season 82 pa and 2 games lang nalaro nyo. Pero nung opening game na yun, first game nyo against Ateneo, you guys won. It was an upset against Ateneo and you guys were part of that. Rookies pa lang kayo nun, and now you guys are veterans. How was that experience na after 2 games na rookies, now you're vets, leaders na kayo agad for this team? Siguro ako, personally, kailangan ko agad mag-step up and mag-mature sa role ng team. So, kailangan ko i-guide yung mga parating, yung mga rookie namin ngayon. Kailangan ko sila i-guide na kung ano yung mga gagawin. Kailangan ko na yung mga role nila, ganyan, kailangan ko ipaintindi sa kanila. Kung ako nagawa ko yung pag-step up ko nung rookie ako, so ganun kailangan ko maipasa dun sa mga bata na kailangan nyo din mag-step up ngayon. At yun, kailangan mo mag-mature talaga sa paglalaro. I wanna talk to the super senior here, si Russ. Russ, normally players in the UAAP, they earn yung leadership by playing all the games, playing through all the battles, playing through all the seasons, pero your group doesn't necessarily have that kasi what, 2 games, give or take, and syempre, maybe a bit more experience in the previous seasons. But then, you know, how do you build up yung experience na yun? How do you build up yung, I guess, yung respect especially from the younger players, knowing that you haven't really been able to showcase on the court what you can do? I think isa po sa mga punto is
leading by example. Well, leading by example, hindi lang naman po yun when it comes na kailangan mailawan ka muna bago ka respetuhin ng mga tao. Mm-hmm. So, isa na rin doon yung pakikitungo nyo muna sa character ng bawat isa. Mm-hmm. Kung paano mo sila respetuhin din para ma-respeto rin po kayo. Mm-hmm. Pabalik. And nasabi kanina na mention Dan na, you know, volleyball, you can work out with your bodies, pero during the pandemic, medyo mahirap kasi it has to be a team sport. Yeah. But you guys played, I think, in the V-League before this last year. Kamusta yung experience na yun? Ano yung mga natutunan nyo sa experience na yun na madadala nyo dito sa UAAP? Actually po, ang ganda po nung pasok po talaga ng V-League para makita po yung team kung ano po yung kulang. Mm-hmm. Kasi, yun nga po, sobrang medyo conflict po yung schedule namin sa training namin. Mm-hmm. So, ayun. Malaking factor na to na nakita muna namin yung galaw namin sa bilig bago dumating yung season 85. First assignment will be on Sunday 10 a.m. at the Mall of Asia Arena against FEU. Red, na-visualize mo na ba yon? Yung moment na yun? Being able to walk out and hearing all of the drums? Kasi I can only imagine na iba yung feeling, iba yung kaba, yung excitement going into it. Meron pong gabi na dumadating sa akin na yun, nabivisualize ko po yung mga mangyayari. Tama po kayo, lalakad po kami sa arena, papasok kami ng court, then yung crowd, then dyan, mag-iingay. Pero po kasi yung nangyari po sa amin ng B-League. So, naisahan po kasi kami ng FEU. So, nandun pa rin po yung... Nakabawi itong mga to. Hindi na makabawi po talaga kami. Kasi sa amin na po talaga yun. Ayun po. Sobrang excited po namin talaga makabawi. I have to admit, tugulat ako doon na may konting bawi. Oh, may bawi factor na kagad. There's a reason bakit UP fight ang cheer namin. And Luis, of course, one of the best feelings when I was playing for UP was playing for the UP community. Crazy experience. Grabe yung pagdami ng tao na pumupunta sa mga game. Yes. Luis, ano yung message mo sa mga UP fans, the UP community? Ano yung expect nila sa Fighting Maroons dito sa upcoming men's volleyball? We will assure na ibibigay namin yung todo namin na yung fighting spirit ng isang atleta ng UP, ibibigay talaga namin. And ako, kung ano yung itutodo ko na talaga tong season 85 na to. Todong todo na talaga. Ibibigay ko talaga lahat. Ladies and gentlemen, Luis Gamban, Dan Nicolas, Ruskin Ijeran, and Red Velasquez of UP Fighting Maroons, a men's volleyball team. Good luck this season, and let's see what you guys can do. Maraming salamat. UP Fight!